días, amigos y amigas. Ang major news ngayon or earth-shaking news sa international scene ay yung paglabas ng International Criminal Court ng arrest warrant kay Russian President Vladimir Putin. So this is a maraming significance itong balita na ito because ang Russia hindi nga nirecognize ang power ng ICC. Ang Russia hindi nga member ng ICC and yet naglabas sila ng arrest warrant because the crime has been committed sa Ukraine. And also yung nakikita na very serious yung crime against humanity ni Putin. So ang next question dyan is kailan susunod na kaya ang arrest warrant, ilalabas sila kay former President Rodrigo Roa Duterte. This is in everybody's mind ngayon kasi we observe yung crime ni Putin as alleged doon sa complaint sa kanya sa ICC is lesser than the offense of President Rodrigo Roa Duterte. And yet, hindi rin sila nakapasok sa Russia to confirm those report. Hindi rin sila nakapag-imbestiga yung report sa Russia except sa Ukraine. Pero, the ICC, International Criminal Court, was able to build a strong case that ngayon, wanted na si Putin. He cannot get out of Russia. He can only go to countries friendly towards Russia, pero yung mga countries na member ng ICC like the US, European countries, Asian countries, pwede siya hulihin, pwede siya arestuin, and he will be made to face trial dyan sa International Criminal Court. So, alam nyo po, yung crime ni Putin is far, far lesser kaysa sa crime imputed to President ex-President Rodrigo Roa Duterte. Si Putin po is accused of transferring 6,000 Ukrainian children na nasa orphanage at saka yung mga up for adoption. Basta kinuha po nila mga bata na yan and they brought them to Russia. Siguro parang kwa niya, parang gusto niya gawin na parang he's holding these children hostage or gusto niya i-convert into it, ang mga ito into Russian. So, none of the children were killed. None of the children were tortured. Kinuha lang from Ukraine, dinala sa Russia. And then they were granted Russian citizenship. Ngayon, pina-adopt sa family sa Russia. Yun lang po. And that is already considered and ruled by the International Criminal Court as a crime against humanity. So, compared to the crimes imputed to President Rodrigo Roa Duterte, to Bato de la Rosa, at iba pa mga enablers ni President Duterte noon, putiting lang po yung crime ni Putin kasi buhay lahat ng mga bata. Buhay lahat ng mga bata. Siyempre, initial lang po yan kasi under investigation pa rin yung massacre na ginagawa ng mga Russian soldiers dyan sa Ukraine. Pero kung nakalabas sila ng arrest warrant sa maliit na, I mean, it's not maliit because 6,000 children rin yun na dislocate. Pero buhay. Buhay yung mga bata. It's a serious crime. Pero walang sinabi sa crime ni President Rodrigo Roa Duterte. Kung saan, incidentally, ang claim at admission ng Philippine Police na namatay daw talaga sa encounter, na legitimate encounter, ay 6,000 plus. Pero ang claim naman ng ICC at ang claim naman ng mga international and local human rights groups, up to 30,000 katao, up to 30,000 Filipinos ang namatay dyan sa bloody, corrupt, and very incompetent anti-drug war
during the time of President Rodrigo Roa Duterte. Sinasabi natin corrupt dahil nakikita natin ngayon hindi ginalaw yung mga Tevez na suspected of ngayon lumalabas ng mga reports na they are into drug dealing rin. Hindi nasama ito. Sinabi nga ni Montulfo na alay mismo ni President Duterte na selective yung application of the Tokhang policy. Yung ito mga 300 generals and colonels hindi rin naisama. Ang naisama na na-vlog natin yung two cases na decide ng court na lahat mga inosente lang, mga maliliit na bata. Mga maliliit, Kian de los Santos, mga bata lang talaga. Kung guilty man sila, at least very maliit. Pero walang ginawa doon sa customs commissioner na nagpapasok ng 6 billion na smuggling, or it happened under his watch and then inibestigahan siya as the one who allowed it, as the one who did not safeguard the public interest at naipasok yun. At twice pa nangyari yun sa time ni President Rodrigo Roa Duterte, and yet wala lamang ginawa sa mga customs commissioner. Wala lamang kaso na file at buhay pa sila. So, compared dyan sa case ni Putin, mas grabe itong crime ni President Rodrigo Roa Duterte dahil 6,000 to 30,000 katao ang namatay. That was really pure impunity. That was really naging killing machine talaga yung machinery ng gobyerno, especially the PNP. Pero hindi nagalaw yung mga top drug lords na pinapunta lang sa Malacanang. Yung iba na appoint pa as presidential advisor, yung mga Chinese. Hindi lang man nakulong, nakasuhan, at nakauwi na sila sa China. Nakatakas na dahil mga close sila sa mga bata ni President Duterte. So, yun po. Kaya ang kwan dito, ang message dito, hindi malayo. Kahit hinaharang nila yung investigasyon dito, kahit hinaharang nila pagpasok ng mga ICC investigators dito, hindi malayo na later on, they will just issue an arrest warrant. Kasi marami na pong silang nadokumento ng kaso po, at tumutulong naman sa kanila yung mga local prosecutors po. May mga local human rights organizations, local human rights groups, including po mga senator like si Senator Risa Ontiveros. They are working very closely with the ICC po to put up evidence, to strengthen the case against President Rodrigo Roa Duterte. And then andyan rin po si former Bayan Muna Congressman Nery Colmenares na counsel po ng mga pamilya na nabiktima dito sa drug war. At meron rin po sila coming from the family. Hindi po yung totoo yung sinasabi ng mga nila Bato de la Rosa, sinasabi nila Duterte na galing lang sa social media yung mga research ng ICC. Hindi po. Meron talaga mga pamilya nagbigay po ng mga prueba dyan sa grupo ni former Bayan Muna Rep. Nery Colmenares. At lahat na ito po, sinabmit nila sa ICC. At dahil po dito, nag-recommend po si ICC Prosecutor Kiram Khan na ituloy na po yung investigasyon kasi parang wala po nangyayari. Parang wala po nangyayari sa investigasyon dito. At for 5 years na, from the time of President Duterte at saka time ni President Bongbong Marcos, no serious investigation is being done. Nagpapadala lang sa kanila ng mga report, binobola-bola lang, pero kukunti lang po yung kaso na inimbestigahan out of the 6,000 to 30,000. Pero yun lang, yun nga po, may mga private prosecutor na tumutulong sa ICC. So, ito dapat, this should serve as a lesson po kay President Rodrigo Roa Duterte.
at kay Bato de la Rosa. Although sinasabi nila, eh, sino daw mag-enforce yung order na yun kung ma-issuean yun ng ICC? At sino daw ang kung papasok daw dito yung ibang bansa, gera na daw yun para hulihin sila ni President Duterte at yung iba pang accused of committing crime against humanity. Pero ito po, the issue of an arrest warrant against President Duterte will serve as a pressure point kay President Bongbong Marcos. Tulad ngayon po, yung Russia, mas marami ng ibang bansa na lumalayo na sa Russia. Nagiging paria state na siya, or rogue state, or sa atin po, a very clear description is pasaway na bansa. Yung bansa na, yung ibang bansa ayaw makipag-negosyo, ayaw mag-invest, ayaw tumulong, ayaw makipagkita, or hindi imbitahan dahil ang tingin nila, hindi ito good country citizen, kasi all countries are part of these international organizations like the UN, United Nations, United Nations Human Rights Commission. So nagtutulungan po yung mga bansa. So if you are not among these countries helping and respecting the authority of these international bodies which are intended to put order in the world, to otherwise puro gera-gera na lang, like noon sa medieval times, or sa World War II, or sa World War I. So, the whole world will be in chaos. Kaya, yung European countries are very, very particular po na kung may mga leader man pasaway, lalo na kung mag-issue na talaga ng arrest warrant kay President Rodrigo Roa Duterte, then that will be the time na wala na talagang choice si President Marcos unless gusto niya matumba yung gobyerno niya because of his decision to protect Rodrigo Roa Duterte and to put our national interest and our national integrity and national reputation as a nation at stake. Wala na pong bansa na may tiwala to invest in us, may tiwala to do trade with us because po of this na tingin sa atin na we are not a good citizen state, we are not a good law-abiding country in relation to the international laws. Tingnan nyo naman doon rin sa The Hague, yung sa issue na UNCLOS, yun nirespeto natin, yun ginagamit natin laban sa China. Hindi nga na-reinforce kasi pasaway rin ang China, pero at least may hinahawakan natin yun at nirespeto natin yun. So ganun rin sana dapat sa other international bodies, including the International Criminal Court. So ito po ang development dito, and ito po ang repercussion, and ito po ang possible scenario that can happen to President Duterte, yung nangyari ngayon kay Putin. And then we will be keeping watch on this issue. Please share this to friends and relatives and tell them to continue to make noise for President Marcos talaga, to for him to realize na public opinion is really asking him to sacrifice President Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman parang he's feeding President Duterte or ginagawang bala ng kanyon. Magta-trial pa naman sa abroad, pero at least sa Europe, pero at least nakakulong na si President Duterte while the trial is going on. So, yun lang po. So, also, meron tayong follow-up vlog dito na parang tila'y lumambot na po yung Marcos government, kasi ngayon parang gusto nila mag-create ng independent body to look into this. So, this is our follow-up vlog dito. So, thank you very much for watching. And don't forget to tell your friends also to subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel and also the Vlogcaster Armandin Facebook page. Mucho y mas gracias, and see you in my next video.